Nagbabala ang Konsulado ng Pilipinas sa Milan, Italy, kagaya ng mga alok na trabaho roon para sa mga Pilipino. Kasunod yan ang reklamo ng ilan nating kababayan na biktima umano ng illegal recruitment. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 50 Pilipino sa Milan, Italy ang humingi ng tulong sa Philippine Consulate General Office. Mga biktima daw sila ng illegal recruitment scam. Ang isa sa kanila, nasa 400 euros ang naibayad sa isang Pinoy-operated mining agency sa Italy kapalit ng pangakong mabibigyan ng work visa ang anak na nasa Pilipinas. Kwento ng isa pang nabiktima. Anak ko, kukunin ko dito sana, sir. Eh, ang sabi nila, magbabayad ako ng 4,000, yung 1,000 para sa employer. Matagal na raw naglabas ng paalala ang Konsulado ng Pilipinas sa Milan, kaugnay sa illegal recruitment scam na ito. Nag-issue na tayo ng mga advisories para malaman ng ating mga kababayan na huwag dapat sila makipag-transaction for job offers here in Italy. Kasi based na rin sa aming pag-uusap sa mga otoridad dito, sinabi nila wala ng trabaho, parang naubos na yung kwota. Nagpasaklolo rin sa Department of Justice ang mga nasa Pilipinas naman na nag-apply ng working visa sa inireklamong mining agency. Naingganyo raw sila dahil sa usap-usapan sa Filipino community sa Italy na mabilis umanong maipoproseso ang application kapalit ng bayad. 180,000 po. Inalam nila, mabilis nga. Ang iba, 3 days, meron na. So, nagtiwala ako, nagpapasok po kami ng application. Via email o social media raw ipinadala ang kanilang work visa. Pero nang ipasa nila yan sa Embahada ng Italy dito sa Pilipinas, dininay ang kanilang aplikasyon. Ang nakalagay doon falso or false, yung kanilang mga nulaosta. Hindi talaga totoo. Aabot na sa 400 ang kinuhanan ng salaysay ng Justice Department para maimbestigahan ng NBI. Ang iba dyan nagsanla ng bahay lupa. Nagbenta po ang mga yan ng sasakyan. Nangutang sa mga porsyentuhan. Kung ano yan, kung ito ay swindling, estafa, large-scale estafa, qualified theft, or whatever cases they are, we will help them draw out the truth. May inihain na ring resolusyon sa Senado para maimbestigahan yan. Ang DFA naman, sinabing bibigyan ng abogado ang mga nabiktima sa Italy sa pahayag ng Alpha Assistenza SRL, ang inireklamong mining agency. Mariin itong itinanggi na mayroon silang ginagawang irregular. Kumuha raw sila ng third-party liaison para tumulong sa pagsumite ng mga dokumento ng mga aplikante sa Pilipinas. Pero nalaman nilang higit sa authorized applicants nila ang pinroseso nito at kinolektahan pa ng pera. Dagdag na ahensya, naloko din sila kaya inireklamo na nila sa Makati Prosecutor's Office ang kanilang dating liaison officer. Pagdiin nito, wala raw silang kinalaman sa pag-apply ng work permit sa Italy maliban sa pagtulong sa pag-file nito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.